10 seconds remaining. Back. Radiant team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Clockwork! Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Phantom. Dire team ban. Radiant team ban. Remaining. 5 seconds remaining. Yun. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. No ba? Oh, na. Pero ayan, nagbabalik kami mga sir para dito sa maincast. Winter Brawl. Fly to Moon versus Nemiga Gaming. Mga sir. Sino manalo dito mga kalaban OG Seed sa Grand Finals, which is best of 3 din. Best of 3 lang. Check ko lang kanina. Best of 3, oh. Best of 3. Tama ka doon, Darkstar. So, ito na nga mga sir. Kamusta yung anong nyo ngayon? Sunday? Yeah. Happy Sunday to all of you. Napakasaya ng Sunday natin ngayon. Shoutout sa inyo lahat. So, ito, mag-start na nga tayo. Nandito na naman tayo. So, Kuya Nick, share lang ako saglit, boss. Share lang. Pero ito, ako muna dito. So, Doom, Phantom Lancer, isa sa mga... Doom, matik na to. Medyo flexible to. Pwede position 3, pwede position 4. Clockwork. Actually, may nakikita na rin akong clockwork dito sa tournament na to. Like, pwede nang gawin position 4, tsaka position 3, Leech. Ano na yan? Possible Dire na maging position 5 yan. Hindi naman pwedeng mag-position 4 to Leech. Radiant team pick. Ito yung maganda yun. Uy, Bloodseeker? Oh, yun. Maganda lang ang composition dito sa, ano, sa Bloodseeker. May Frost Shield plus yung Blood Rite. Bloodseeker, no? No, delikado yan, ha? Delikado yan, Dan, ha? Grabe naman si Dan doon, no? Bumabanat si Dan. 5
Yan. Pero anyways, ito na, Fly to Moon. Oo. Phantom Lancer. Ito, dalawang agad sila ano. Phantom Lancer dito, ha? First, ano, first phase. Gusto nilang iwasan yung Leech. Oo. Yan yung ano dito. Gusto nilang ma... Kasi yung lakas ng ano na Leech, di ba? Sa laning stage. Yung Frost, yung sobrang slow, lalo na yung Chain Frost. Pag nag-Chain Frost kasi, pwede lang siya mag... Ano eh. Tawag doon, Doppelganger ba? Oh, Doppelganger. Doppelganger. O, pwede yung ma-dodge. Dodgeable naman kasi yung Chain Frost. So, tsaka Clockwork din. Maganda din siya against Clockwork. Kasi pag na-Cogs, tsaka pag na-Hookshot, pwede kang makawala agad doon sa Cogs because of the Doppelganger. Pero yung Doom maganda dito kasi flexible eh, no? Oo. Ang ganda kasi yung 4 ngayon yung Doom. Totoo lang. Tinry ko na yung 4 Doom. Puro winning streak ako dyan. Malakas siya. Oo. Lalo na pag malambot yung position 5 mo. Lalo na kasi ito yung compensation pag ano, position 4 na Doom. Hindi, kapag nabugbog mo yung position 5 na dun sa kalaban, hindi niya mababantay na maayos yung carry. Request to Rat Nation ng Tala Dance cover with Diane. Makakarating, boss, sa Dilina ko, Nino. Makakarating yan, makakarating. Sasabihin namin yan. Ire-request natin yan kay Diane. Ayan. Paul Santos, magandang gabi sa'yo, boss. Ayan ba yung kapangpahan na ano, viewer? Namiga daw siya dito, namiga. Namiga rin. Kasi Fly to Moon, kira na ito as ano eh. Underdogs dati sa CIS, like 2018. Kasabayan pa nila dito yung Virtus Pro which is si Ramses pa nun. Pero kung makita mo si Iceberg, loyal to sa Fly to Moon. Dati kasi kinuha sila ng win strike. Ngayon, syempre, hindi naging nag-underperform sila after ng TI8. So, syempre, nagka-crumble yan as well. Kung makita mo yung mga notable teams, halos kilala na to sa mga sins. So, na-feel ko dito sa laban na to. Patas yung ano ah. Radiant team back. Feeling ko 50-50 to. Malakas yung Fly to Moon, malakas din yung Nemiga. Sa recent cast kasi natin, 'di ba? Itong Nemiga tsaka Fly to Moon talagang winawasak nila yung kalaban nila. So ngayon nagkatapat sila dito sa ating main cast Winter Brawl. So bakbakan talaga to. Storm Spirit. 10 seconds remaining. Ah, maganda nga dito yung Storm. Para dito sa Bloodseeker. Kung baga mga makikita mo, kina-counter-counter lang nila yung pinipick nilang hero, yung hindi mahihirapan sa heroes ng kalaban eh, di ba? Hindi sila nag-realize sa ano, Big Ultis. Pero bago yon, pakita na natin ang Civil War, shall we? Yan, mag-i-start sa January 13. Lahat ng players gigil yan. Pero ito ang tanong guys ha. If solid pusher, magkaka-history ba sila dito sa Season 4, which is magba-back-to-back sila, or may mag-champion? Shuk, pwede rin, dahil alam ko may contender din to. Siyempre. Butela mo. Ako, ito, personal opinion ko yan, ha. Ako, may personal opinion ako sino magta-top 4 dito ako magpa-playoffs, eh. Pero back to the ball game tayo. So okay, Venomancer. Mahirap magsalita kasi. Pero abangan nyo lahat yan. Mainit talaga yung laban dyan sa Civil War. Sa lahat ng mga naghihintay after the minor na nga yan. So Venomancer, yung last pick dito ng Fly to Moon. Hindi siya masyadong impactful as a last pick. Kumbaga hindi ka masyashock. Ay, nag-Venomancer. Okay. Yung parang gano'n lang yung mangyayari dito. Pero meron pa yung Nemiga, meron pa silang sagot dito sa Venomancer pick ng Fly to Moon. So inihintay natin yan. Rubik, mukhang gusto niya lang kunin dito yung Winter's Curse, tsaka yung Doom eh. No? Marami siyang pwedeng kunin kasi dito kasi yung Jokes tapos yung Spirit Lands, hindi na naman priority yan eh. Priority na dito yung mga Big Ultis, Doom, Winter's Curse, okay, Alke, ito na nga, yung sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Alchemist. Okay, so Nemiga Gaming picks the Alchemist. Ito yung last pick na naku po, yari tayo. Parang ganun eh, pag nakita mo na nag-last pick yung kalaban ng Alchemist, di ba? Naku po, yari yata tayo. Parang, kumbaga, pag last pick Alchemist, okay, cheese trap to. Pero kung makita mo, Doom support nga to. General Venomancer na offlane. Ay, shoutout kay Ngoya Reb na Ngoya fresh. Fresh na fresh. From Ligo. Kami, di ba naligo? Pero, shoutout muna tayo kay Neil Cedric Garcia. Yun, no? Talagang Pilipina.
Tingin ko, ano to eh, Alchemist Game. Oh, may sinasabi si Boss San Lawrence. Mm. Ikaw, Darkstar, pa-drop ka na daw sa Civil War. Mm, tingnan natin. Mm. Saan mo ba, ikaw, personally ba, saan mo gustong mapunta na team? Yung gustong-gusto mo talaga mapunta na team? At bakit? Hindi. Siya muna, si Darkstar. Oo, oh, mas gusto ko sa Idle Spirit eh. Idle, bakit? Nakakalaro bakit ko naman Idle si Axel eh. Parang kapag actually, nag-MMR na kami dati ni Axel eh. Like, position 4 siya, eh, 3 ako. Maganda yung parang compensate namin sa, okay, ano, so, sa laning stage. Parang may combo na agad. Oo. Na parang may connection na kayo agad. Mm. Oo, maganda nga naman yun. Kasi Idle Spirits, yung captain nila, ano eh. 4 eh. At least meron na siyang ano, consistent na 3. Oo. So, Idle Spirits daw. O, aside sa Idle Spirits, kung second, hindi ka man mapupunta doon, saan mo ba gusto? Shok. Siyempre, bakit sa shok? Iba pa rin pag ano eh, tropa mo na eh. Siyempre may, ano na yan, chemistry na yan. Sa bagay, pero actually, lahat naman, pwede naman. Oo. Di naman mahal yung talent mo yun, know, pre. Ah, di ko wala. Bawal natin sabihin yan. Pero ito na, game number 1. Para dito sa Fly to Moon, Slayer sa Doom. Always Wanna Fly para sa Winter Wyvern. Iceberg sa Storm Spirit. Vichu naman para sa Phantom Lancer. At General sa kanyang Venomancer. Sa Nemiga naman, we have Fridian para sa Lich. Melodule para sa Alchemist. The Chosen One para sa Clockwork. Astral para sa Rubik. And Nefrit naman para sa Bloodseeker. Eh mga sir, mag-start na tayo dito. Yan. Sila Bosalo, sila Kuya Nick, nag-ano na yan, nag-re-reserva na yan. Para sa ano, kung hinahanap nyo man sila Kuya Nick, ba't hindi na po sila nagkakas? Sila Kuya Nick, sila Bosalo. Eh, nagre-reserva na po sila para sa paparating na minor at saka major. Ayan. So, kami muna yung makikita nyo dito. Kasi mini tournament lang naman to eh. Pero, kamusta yung basketball? Grabe yung basketball natin, no? Alam mo, no, second... Nagawin masakit pa yung dito. Second game, ha? Medyo umahanan na dito. Bumigay. Bumigay na ako. Oo, dalawang ikot lang. Bigay na talaga, eh. Oo, hindi. I mean, mas maganda. Pas may momentum ako pag may pagpagod ako. Kaso ito, eh. Kapag parang iniikal ka na. Dito, no? Dito. Oo. Sa gitna ako, sa gitna. Eh. Parang kumikirat, eh. Pero, magandang gabi. Ito, Nefrit. Ito, nakita ko ito kagabi, yung Lycan niya. And si Melodule naman, yung Magnus ni Melodule. No? Lakas ng Magnus ni Melodule kagabi. Buti nga, di binansa ginamit, tsaka di ginamit. Di nga ginamit. Nag-alke dito si Melodule. May iba naman. Sabi niya, nakakasawa na daw yung Magnus eh. May iba naman ang hero. Lagi nila ako panalo, parang ganun. Oo, parang sa, kumbaga, sa, parang confident siya. Okay, wag na tayo mag-pick ng Magnus, may iba naman ng hero. Panalo naman, panalo lagi eh. Oo. Ano, tapan pa si Boss. Tingnan natin. Middle lane. Uy! Courier. Ito si Iceberg, sobrang agresibo talaga eh, no? Kung nakita mo yun, level 2 pa lang sila. Talagang, inano nala. Tinake opportunity niya na dito. Yung range hero na capabilities para makapag-courier snipe dyan sa mid. Sa range eh, di ba? Kailangan niya kasi ng decent XP eh. Tsaka pag level 1, kailangan mo ma-secured yung ano, range creep para mataas si XP. At least, may assurance ka makapag-level 2. Kaya nga. Ito naman si Doom. Ano masasabi mo dito sa top lane? So, off lane, ano pala sila? Venomancer. Oo. Mukhang, ano to ah? Doom against Lich Bloodseeker. Lalo na, tingin ko level 1 dito yung Scourge Earth niya na pwede niya i-zone out dito yung Lich. Pero maganda yung ginagawa dito dun siya sa kabilang side. Para hindi siya nabobox out dito ni Slayer. Kaso, sa early game kasi labot na. Courier! Daming courier! Pero, na-silence po yung Venomancer. Nakakuha ng courier si Slayer. Pero yung combo ng Nemiga dito maganda. Kasi Bloodseeker and Lich. Alam naman natin yan. Malakas talaga yung kill potential niya sa top. Pero makuna din naman kasi dito si Slayer. Eh. Kumbaga bodyguard siya ni General dito eh. No? Oo. Siya yung bodyguard. Yung courier nakaligtas pa oh. Pero kita siya dun sa may wards. Kapag lumabot pa siya dun sa ward, pupunta lang dito ng Doom eh. Last naka-boots pa siya. Game 1 mga sir. Game 1 tayo. Game 1. Okay, may nag-TP. Alright. Ay, naku po! Nefrit! Grabe naman yun. Hindi natin nakita yun ha. Napakabilis nun ha. Sobrang DPS eh, no? DPS-wise eh. May poison, tas may Scorched Earth. Sobrang so, lakas nga nang dito, killing potential niya. Plus yung level 2 niya, kinuha dito yung Infernal Blade para ma-cancel yung TB dito sa tier 1.
Kala ko magbaback siya din sa base eh. Kasi pag nagback siya sa base, yung ano, yung efficiency, malulugi siya eh. Yung creep wave. Hinahabol niya dito. So, ngayon, naglakad siya. Pwede magsayang eh. Oo. Tapos naglakad na lang siya. Papunta dito sa top ulit. No, sobrang efficient nga dito nung Doom. Tapos naka boots of speed siya, first item, no? Ito na naman, nakakita niya si Fervian. General, pero may blood drive. Mukhang babawi dito yung Nemiga, mga sir. Ha? Mapapatay po nila yung Venomancer. Pero ito si Slayer. Gusto niyang kumuha ng return kill. Uy. As Fervian will fall, pero double kill para kay Nefrit dito sa top lane. Sweet revenge. Even sa first blood na yan. 2-4-2, okay. Parang inalay na lang ni Nefrit yung kanyang buhay eh, no? Sa top lane. So okay na yun eh. Pero what cost? Oh, speaking? Talagang, Uy! Astral! Nakapatay siya ng illusion doon. And V-Tune, nakapag-salve up. And dito sa baba, maganda yung Phantom Lancer nga against the offlane Clockwork. Kasi anytime, pwede siya mag-doppelganger out eh. Pag nag-cog siya. Mm-hmm. Pero meron, at meron din siyang Winter Wyvern na makakapag-ano lang. Cold and Breeze. Ang hirap patayin nung ano. Nung, Phantom Lancer dito. Uy, yung aga rotation ng Doom dito sa gitna. Di, wala naman siyang makukuha na skill. Okay. Oo, yun lang na take opportunity yun for Nemiga. Oo. Wala yung Doom. So, why not kill yung Venomancer dito sa top lane? Napaka-utak. Tingin ko kailangan lang mag-stain ng Doom dito sa top lane eh. Kasi, ang lambot ng Venomancer sa early. Pero speaking of which, nasa baba. Ay, napatay nila si Always One of Light. Pero doppelganger in onto Astral. Astral will fall. Pero ang ganda ng Cogs. Nga lang wala ng follow-up. At wala din pampatay doon yung Clockwork dito kay Phantom Lancer. Doom, Romaranda lang siya dito. Pero may wards siya. Yeah, ang dami niyang wards. Actually, doon sa jungle area dito ng Windstrike tuloy. Nan Nemiga. Kasi, Alki to eh. Oo. So, kailangan talagang bantayan itong Alchemist. Pero level 5 pa lang. Bubugbugin na siya dito ni Iceberg. Rolling Boulder. I mean, Rolling Boulder to. Lightning Ball in. Zip Zap. Pero Iceberg, wala na pong mana. So, hindi niya mapapatay dito yung Alchemist. Wala na rin siya mana eh. Pero kung may mana pa siya doon, kaya niyang bigwasin yan. Uy, lalaban. Ako po, nag-assame si Fervian. Yun That's lang not... dapat hindi mo ginagawa, no, pre? That's not the play. Oo, no, nahihila siya din. Oh. Like, naka-reserve yata yung mango ni Iceberg din, eh. Oo, oh, tingin ko rin, eh, no? Oh. Binate niya lang, eh, no? And then may double damage rune sa baba, but Iceberg, isa sa mga underrated na mid lane player to sa Iceberg, oh. Eh, no? Naniniwala ka ba doon? Oo, oh, naniniwala. Underrated to si Iceberg, eh. Isa siya sa mga pinaka-underrated na mid lane player. Sa CIS? Oo. So, sobrang malakas siya eh. Actually, sobrang lakas na. Hindi lang siya napupunta sa mga malalakas na team. Pero itong Fly to Moon, tingnan natin kung mabubuhat niya ba itong Fly to Moon. Pero tingin ko, mabubuhat niya kasi Storm Spirit yung hero niya ngayon eh. Oo. Well, Mellow Jewel, nakakuha siya ng Envy. Pero kailangan niya mag-jungle ah. Kasi hindi niya kaya nilihin dito yung Storm Spirit. Kasi level 6 na rin siya eh. Pero ito, Slayer, tama lang ginagawa niya dito. Stay lang siya sa lane, magpre-pressure lang siya dito sa top. Kasi kung makita mo, maganda kasi mag-rotate yung Doom. Pero hindi yung offlane nila, hindi siya tanky hero. Pinapatay eh. Lang eh, o, no? Pinapatay pag wala lang. Nakasama. Radiant's middle tower is under attack. Magandang gabi din sa iyo, Mark Joseph Raymundo. Ayan, wala bang TNC? TNC po, they're waiting for the Dream League Leipzig Major, which is January 18th. Ayan, meron po tayong promotion dyan. January 18th to 26th. Nandiyan po yung TNC, mga sir. Ayan, magkaasa po dyan sila Bosalo and syempre, si Kuya Nick. And meron tayong bagong caster. Abangan nyo yan. Oo, abangan nyo. Pakainin. And para bago yan, may meron minor muna tayong minor. Oo. Go for it. So, January 9th to 12th, pero wait lang. Tingin ko hindi niya mapapatay ito, may chemical reason. Pero tatry pa rin naman ni Iceberg. Pero wala, makunat yan, may chemical rage. So kukulit-kulitin na lang. 54.9 yung health regen niya. Basta-basta mapapatay itong Alchemist. Okay. Unless kung mataas yung base damage niya itong Storm Spirit. Pero balik tayo dun sa minor. Slot ng major at stake ah, dun sa minor na yun. So, isa lang yung makukuha dun sa mananalo sa minor. And yung Nigma nandun, si Nakuroki. Nigma. And especially, syempre yung Geek Fam din. Nandun, si Lukukul, Raven. And wala na si Ryoya dun, mga sir. Wala si na po si Carl Ryoya. Na yata. Si Santino na. Ayan, kaya aabangan natin
yung performance ng Geek Fam talaga kasi that's a big exchange eh. Kumbaga pinalitan nila yung mid lane nila eh, 'di ba? Mid lane yung pinalitan nila. So si Ryoya po is out sa Geek Fam, si Carl Santino na po. Magandang gabi. Ayan, shout out kay Jonathan Marlon Biglas. Uy, nanonood diyan kagabi sa stream ko ah. Shout out sa iyo, boss. Okay. Fred yan, medyo delikado siya. Kaso, nagkakat lang dito sa Slayer ng Creep Wave eh. Pero kung makita mo si Doom ha, kanina pa siya rumoranda dito sa jungle, binabantayan niya talaga dito Alchemist. Alchemist eh, no? Alchemist talaga yung binabantayan niya. Yeah. Tara, the chosen one. Naku, pinasukan dito yung Alchemist, pero may chemical reach na po yan. The chosen one naman, meron pa siyang ano ha, hookshot ha. Tingnan natin yung hookshot. Whoop. Pinapump fake niya lang eh, no? Tsaka may ward din sila eh. Dun sa triangle camp. Tsaka tinatakot niya lang kumbaga. Tsaka pero risky din kung papasukan niya dito yung heroes ng ano flight man, no? Sigurado eh. Oo. Wala rin silang ano eh. Wala rin silang masyadong pampatay. Kasi pag pinatay nila ito, may doom eh. Na pwedeng mag-bodyguard dito. Ayan. Ayan. Wala bang free arcana? Wala po tayong giveaway ngayon eh, mga sir. Pero titingnan natin mamaya. Mamaya, uy, dami stock ni Melo Jewel. Oh, yun. Yun, dito siya bawe. Restocks yata yun. Shoutout kay Ashley. Si Ashley pala yan. Kilala ko yan eh. Yan yung kaklase ko nung high school. Si Ashley. Rochelle. Ayan. Shoutout kay Rick Jason de Guzman. Shoutout sa'yo, Lods. Positive ba? Positive, oh. Pasok sa Bloodstone. Patok sa Bloodstone. Uy, ano yan? Kaklase ko yan. No, classmate. Eh, na-add kita sa Facebook mamaya, classmate. Kung naalala mo pa ako, ako si Kyle, Ashley, Rochelle Reyes. Classmate Angel ko yan. Angel o Kyle Talento. Classmate ko yan. Oh, tingnan mo, yan. Good evening, pa-shoutout naman dyan, mga sir. Yun si Rick. Pero ito na yung Nemiga with their smoke dito sa baba, mga sir. V-Tune, nagre-ready na po sila. The Chosen One, gustong kumuha ng outpost. Pero V-Tune ay naupo. Sinister case sa mukha. Eh, mamamatay yung Phantom Lancer. And it's a disaster sa sign of Fly to Moon. As 3 down yata. Oh, kala ko hindi pa mamamatay si Chosen One dun. Pero, wait. Iceberg. Sino nakapatay kay ano, kay Alchemist? Napatay nila yung Alchemist. Oh. Ayun na si Iceberg. Okay. Killing spree na po siya dito, mga sir. Chain Frost kay Iceberg lang talaga. And binaliktad ni Iceberg, mga sir. Triple kill para dito sa Storm Spirit ni Iceberg. Grabe naman yung parang pulis lang eh, no? Oh. Tingin ko namatay siya sa jungle, itong Alchemist. Di lang natin nakita eh. Plus, nandun yung Venomancer. Di nandun yung Venomancer din sa teamfight eh. Oo. Oh. Parang pinulis niya lang eh, no? Kumbaga, kayo munang bahala dyan. Tapos, dun ako darating. Huliin ko kayo isa-isa. Magkaibang teamfights yun eh. Pero nag-focus dito sa bottom lane eh. Pero at least si Iceberg, tamang pulis lang sila dito. Kasi low life masyado yung mga heroes na Nemiga. Labe, pinulis dito ni Iceberg lahat. And yun na yung sinasabi natin na kung makita mo yung galawan ni Iceberg, di ba? Magaling siya eh. Underrated talaga siya eh. Di lang siya nabibigyan ng big break. And then spotlight din. Pero tingnan natin. Here comes Fly to Moon with their own smoke on the jungle of Nemiga. Tamang deep ward lang sila dito. Check some infos kung magro-rotate dito yung mga supports. While Iceberg, kumukuha lang siya dito ng ancient camp. Oh, diba? Sabi na sa'yo, kaklase ko yan si Ashley, Rochelle eh. Kaklase ko yan. Top 1 yan nung ano kami, grade 6. Top 1 yan nung grade 6 kami. Add kita sa Facebook, Ashley ah. Para ano, naalala mo pa ako ko yung ano, palagi nasa likod yung tirador ng ano ng Dewberry dati. Dewberry. Kain lang ako ng kain dati noon. Grade 6 kami noon. Yeah. Shoutout kay Luis Aguilar, pa shoutout daw from Bulacan. Bulacan? Bulacan no. Pero ito na, you fly to mo on the bottom lane. Naku, medyo malapit na mabasag dito yung tier 1 bottom tower. Ito naman si Melo Jewel. Sa may jungle na siya. Medyo nakakabawi-bawi na din siya dito. Malapit na rin siya sa Secret Relic eh. Pero nagtipi na rin dito si General para mapag-pressure ng lanes. Tapos na rin siya dito sa top eh. Like hindi rin niya siya makapag-push dito sa top. Gusto na lang mag-farm. Kasi pag maganda yung early stage mo pag Venomancer, early push ka like 6 minutes.
Kakapasok ko lang sa stream, mga lods. Oy, shoutout sa'yo, boss Nix. Nixon, thank you din sa pag-share, ha. Ayan. Onyok, uy, si Onyok. Share din siya. 10 and 7, 3,000 lamang dito ng fly to moon. Si Melo Jun, malapit na sa regions. Relic na. Malapit na lang yan. Bilis lang yan. Mga 14 to 15 minutes, meron ng regions to. Pero okay naman. Mag-re-red na BDB to si Nefrit. Yan yung maganda kasi meron na silang damage dealer na Alchemist, eh, di ba? Kailangan niya nalang mabuhay sa Clash. Oo. So, BKB lang, BKB muna. Kumbaga, sasama lang siya sa 4-man, eh. Then, Alchemist mag-farm lang. Parang purple track 1 yung ginagawa nila dito. Eh, mukhang mamamatay yata dito yung Wyvern. Pero patipin na si Bichon dito sa baba. So, alam nila na may balak dito yung Nemiga. Pero it's too late yata na makapag-backup si Bichon dahil ang bilis na matay ng Winter Wyvern sa baba. Meanwhile, on the top lane, the Chosen One, the hookshot will connect onto General and General will fall. And the auto TP, para hindi siya mapatay nung poison dito nung Venomancer, pero Iceberg! Nice kill by Iceberg doon. And nag-commit din kasi ng Poison Nova din eh. Kaya nag-TP na agad dito sa Clockwork, pero nga pala doon yung Lich. Sinungaling daw ako. Ay, hindi na lang naalala. Hindi mo na naalala kasi bata pa tayo nun, Ashley. Bata pa. Bata pa tayo nun. Nakalimutan na ni Ashley. Nakalimutan na ako ni Ashley. Ano ba yan? Pero huwag kang magalala, Ashley. Papakilala ulit ako sa'yo. Magpapakilala ulit ako sa'yo kung nakalimutan mo na ako. Ayan. I-add kita mamaya. Pinalip, ha? Okay. Para makakuha lang ng environ. Well, Alchemist, tahimik pa siya dito, ha? Ako, ayun na. Regents, ha? Ang bilis lang, ha? Quickie lang talaga. Oo. Napabilis. Yeah. And 9-11 score, 3K gold lead. So, medyo lamang pa rin dito yung flight to moon. Mm-hmm. Even na may farm dito yung Alchemist. Pero top 1 pa rin, matik na itong Alchemist. Matik na yan, eh. Oo. Kumbaga, hindi na ano yan, eh. Hindi na bago. Hindi na bago yan, eh. Oo. Kahit malugi yung Alchemist early, mga abaw basta may space, eh. And ayun na, regions na siya dito. 15 minutes, so mga bounty runes magre-respawn na. Light to moon, gusto nilang kumontes dito sa baba. Pero ready po yung Nemiga dito. So hindi nila makukontesto. Yeah. And si Iceberg nasa top, ha? Pwede niya kunin yung bounty rune dito sa outpost sa top. Ano? Pa-shoutout po sa Team Morizawa ng Kalbalogan. Shoutout kay Jason. Parang ngayon ko lang narinig yung lugar na yan. Oo nga, no? Pati nga ako, eh. Oh. Morizawa? Saan yun? Parang si... Ba, saan yun? Morizawa? Oo. Oh. Saan ba? Parang si Maria was... Deja. Doon yung S.S. Aguilar. De, yung cut. Ito. Ah, Kalbalogan. Oh. Team Morizawa. Kalbalogan. Saan yan? Morizawa. Oh. De, yung Kalbalogan. Kalbalogan. Saan yata yan, eh? Oh, diyan galing yung ano ko. Best friend ko, Kalbalogan. Hindi ko alam 'yan. Hindi ko rin alam, eh. Oh. Shoutout sa 807 viewers. What a bug. What a bug, no? Grabe naman. Ayoko sa babaero, no. No po. Nagpapakilala lang ako. Legit. Legit. Binatuan kita dyan. Nagpapakilala lang ako, babayero agad, di ba? Kayong mga babae, judgmental kayo. Oo nga. Papakilala lang ako, and kasi nakalimutan mo na ako, eh. Grade 6 pa tayo nun, eh. Ah, sa summer? Oh, okay, nung grade 6 tayo, di naman ako nang bababae nun. Oh, pati, ibig sabihin, pati hanggang ngayon, di ako marunong babae, Ashley. Kara mo kayo sumunod ka sa hapak ni Private Dan. Nakita mo yung ano kanina, na recent. Private. Yun yung papayero. Oh, yun papayero. Yun papayero. Oh, huwag yung tutularan, guys. Huwag tutularan yun. Private Dan. Ah, AKA Boy Jackpot. Boy Jackpot. Guys, ito. Sasabihin ko na sa inyo. Huwag nyo tutularan yun. Oo. Pagdating sa mga babae. Delikado yun, guys. Mali yun, kapatid. Dapat, ano lang tayo. Low-key lang. Ano lang tayo. Friendly lang, friendly. Friendly yung tawag doon, friendly. Hindi yung, ano, parang private dan. Delikado yun kay private dan. Shoutout sa parang mga... Parang public dan na ngayon, eh. Public dan na yun. Tapos mo sa, ano, kamo, lupon. Grabe naman yun. Pero region sa po, Alchemist, ito na yung fly to moon, ha, with their own smoke dito. Three man smoke, pero mahuli sila. Ay, no, po, Slayer, nagpakita agad. The Chosen One, hindi tumama yung hookshot, and okay. Then the Doom. Pero na, Cogs,
dito ang ganda ng counter Winter's Curse and ayan na yung Phantom Lancer. Stolen Doom. Na Doom po yung Storm Spirit ng Oferbian. I mean, nako, Iceberg, kailangan mo mag-out. Pero hinawal po siya dito ng Bloodseeker and also the Alchemist. Pero wow, Cold Embrace to patay delay. Siya. Pero mamamatay pa rin siya with that Blood Drive. Pero V-Tune, look at V-Tune cleaning the house. Triple kill para dito sa Phantom Lancer. Pero napatay na delikado. Dito si Melodjul. Melodjul nakapag-TP pa. Hindi ba, sir? And V-Tune. Pero delikado sila dito kay Nefrit. Sobrang baba ng buhay nila. Last man standing. Nefrit. Delikado ba? Mapatayin pa siya ni V-Tune. Ultra kill for Nefrit. Pero V-Tune, hindi nila pinapansin. Yeah. And look at the show fight recap. Grabe yung damage output dito nung Phantom Lancer. And he is the last man standing dun sa team fight na yun. Actually, kakabuhay lang ng Lich. Pero hindi na siya pumunta. Siyempre, wala na siya magagawa. Pero pwede pa siya patayin! Oh, patayin. My God! Pinapatay pa siya ni V-Tune! Oh, no. Oh, no. What's going on? Oh, Astral! Kailangan mo mag-out. V-Tune, lalip po yung Phantom Lancer. Pero wala. May hookshot na po din dito yung si The Chosen One. Pero V-Tune, try niya pa rin lumaban. Wala nang takas to. Sobrang lalim na ni V-Tune doon. Oh, pero Iceberg. Kala ko, gugo pa siya eh. Eh, pwede siya mag-go. Oh, alam niya, may meron silang Observer Wards. Dito, ayan mga sir. And ito yung maganda sa Storm Spirit pag sobrang lalim ng mga wards mo. Kitang-kita niya lahat talaga. Pwede niyang pasukan anytime. Anytime, any place, anywhere. Plus, meron siyang Arcane Rune. Kaya pinasukan niya yun. So, less mana, less mana cost. Ayan. Mashoutout naman. Sobrang grabe nung clash na yun. Grabe. 4-5 exchange. Ano nangyari doon? Hindi nila pinapansin si Phantom Lancer. Hindi nila unexpected na may yung damage output ng Phantom Lancer. Kumbaga, parang in-underestimate nila. Kasi akala nila na yung Storm Spirit, kasi may... Technically, mataba yung Storm eh. Kasi lamang siya sa lane stage. Pero na-doom eh, no? Oo, na-doom siya. Pero, what cause? Si V-Tune dito, nag-step up dun sa team fight na yun. Hindi nila pinakalaman eh, no? Wala naman yan. Phantom Lancer lang yan. Yung focus natin dito yung Storm Spirit. Pero, boom! Panis, sabi ni V-Tune. Uubusin ko kayo, pati lahi nyo, sabi dito. Sobrang grabe. Pero di pa tapos to, ah. Pantay pa rin yung both teams dito. 2,000 lang yung kalamaan of Flight to Moon. Anything can go. Goes on. 50-50 pa rin naman yung matchup na to eh. Lalo na Phantom Lancer, hindi pa siya mag-hurt anytime soon. Yeah. Pero may BKB na po. Dito yung Alchemist. Okay. So, pwede na siguro siyang tumangke ng damage dito. So... Saan na si Nungrata, boss? Hindi ko alam. Saan na ba si Nungrata ngayon? Nungrata sa Twin Strike pa rin yata. Twin Strike pa rin ba siya? Oh. Okay, si Nungrata. Kasi kasama niya si na Roger dun. Yung mga players talaga sa CIS, hindi ako familiar eh. Mas familiar tayo, syempre, sa sea eh. Sa Southeast Asia lang eh. Pero alam ko na galaw. Hindi. Oh, ano ba yan, Ashley? Uy, may parang hindi mo kilala dati. Ano ka ba? Minawag siya ta, pero I think na-block na Ruby. Na-block yata. Na-block. Oh, kasi gusto nila kunin dito yung Storm Spirit. Siya lang mag-isa eh. Kasi alam dito ng Anemiga na nasa top dito yung mga heroes ng Play to Moon. Yeah. Shoutout naman sa DX Gaming from Davao. Uy, shoutout sa inyo dyan. D-Generation X, baby. You know. Wrestling gods. Wrestling ba yan? DX no? Yung ganun no? Oh, wrestling yan. Sila Triple H, Shawn Michaels. Idol ko yun dati. Kasi kaso, new generation na ngayon. Boss na si Triple H eh. Siya na yung CEO no? Oh, CEO na siya ng company. Oh, pa-basher pa dito yung Phantom Lancer. Phantom Lancer, yung farming niya dito is... Skyrocket. Dumadami na, oo. Tama ka dun. Skyrocket. Venomancer, Vessel, Mace, Four Stab. Tapos, Ring of Health. Mong papipe yata siya dito. Possible pipe. Kasi ang daming nooks dito ng Nebige. Yeah. Oh, but ang bilis ha. Kaka-BKB na pa lang. Tapos may dagger na agad yung Alchemist. And ito na initiation ni The Chosen One onto Always Wanna Fly. Always Wanna Fly. Will be burst down. Sobrang bilis nun. Iwan sa dream. Pero Alchemist ha. Kakasabi ko lang, sobrang bilis ang farm dito. Mm-hmm. Kaka-BKB niya pa lang, di ba? Tapos bigla na siya may blink dagger. Mabilisan lang kasi. Kasi gusto lang initiate, okay. Yun, speak up initiate. And si Storm Spirit talaga na-stock yung item niya dito. Bloodstone, tapos siguro Orchid.
Pero Orchid na yata din siya. Ayun na. Orchid. Mabilis lang ha. 22 minutes. May bloodstone shot. In-upgrade niya yung kaya niya. Akala ko na-stuck lang eh. Kasi ayun na pala. Meron na pala siyang Orchid. My bad, my bad. Si Phantom Lancer naman. Okay. Hindi na siya mag-BBKB eh. No? Wala na siyang pakalam sa Chain Frost, kay Rubik. Basta banat lang ng banat. So, Skull Basher. And eventually, maganda dito siguro Heart of Tarrasque. Oh, para di din sa Regen's Burn eh. Kumbaga malilito sila ano yung real Phantom Lancer. Yeah. Kasi ganitong tira mo yung health niya 19. So, sobrang baba eh. Medyo mababa pa yan kasi kailangan dito ng Phantom Lancer is mga 27 yung health. Health bar niya. Ang daming ano, ang dami ng HP pero nahuli po nila. And then the Doom, hindi na po mabubuhay dito yung Alchemist. Unfortunately, Nemiga Gaming na outposition po yung kanilang Alchemist doon. Sayang naman. Sobrang bilis din ng reaction time dito ng flight mo na. Basta may nakita silang hero. Tatalo na eh. Pero ito na. Speaking of talon, tumalo na agad si The Chosen One. Pero Iceberg onto the backlines. Uy, napakos. Gusto na Rubik. Pero patay yata dito yung Venomancer. The Chosen One will get that kill. Pero V-Tune ay ni-set up with the Winter's Curse. The Chosen One makaka-TP out. Pero hindi mabubuhay si Nefret. And apat ang patay sign ng Nemiga. Ito na. Yung Fly to Moon. Pag wala yung Alchemist, hindi sila malakas. And I think nag-go pa sila dun sa Venomancer. Pero given na medyo deep din kasi yung Venomancer din. However, ang lapit din kasi ng mga heroes dito ng ano eh. Fly to Moon eh. So kaya-kaya nila even na wala dito yung Venomancer. Pero nakapagbato pa siya dito ng Poison Nova. So dun nang turnaround dito yung Fly to Moon. Even, pero hindi prepared dito yung Nemiga. Parang hindi sila nakasado dun sa teamfight na yun. Pero basher na siya dito ah. Gusto niya mag-lockdown na heroes. Ako po. Basher pa siya. And pag nag-abisal blade pa to. Oh, nahuli pa. Dito si Always Wanna Fly. Pero position 5 lang po yan. Consolation prize lang. Patay na siya ni Melo Jewel. Ay, shoutout kay ano ah, kay Harold Swing Laksamana. Ah, tropa, tropa. Yun, shoutout sa'yo boss Harold. Lupit talaga na fly to mo. Malakas nga talaga dito yung fly to mo. Hindi naman sila makakapunta dito sa point ng tournament na to kung di sila malakas, di ba? Pero nahuli. Dito si Iceberg, ha? Pero walang follow-up. Medyo excited yata yung Clockwork dun, ha? Lalayo pa ng kampi niya, eh. Parang misplay yung kay Josen, ha? Wala siyang backups. Nag-hookshock lang siya para makakuha dito ng bounty. Pero wala namang kaso yun kasi maliit lang yung cooldown nitong ano, hookshot. Yeah. Unless kung mag-aganims to. Kasi ngayon yung aganims iba na pala. Hindi na siya yung cooldown reduction okay. Na... Ay, then, cooldown reduction siya. Kumbaga yung Aghanims niya ngayon, pwede siya mag-reset ng skill. Mm-hmm. Parang meron na din rearm. Oo. Kumbaga. Ayan. Okay, Storm Spirit. Medyo... Ito na, lalaban na yung Nemiga. Wala pa doon, ha? Charging, Melo Jewel. Always Wanna Fly. Nahuli ng Winter's Curse. Dito yung Alchemist and Iceberg. The zip-zapping in. Pinatay agad si Astral dito. Outposition yung Nemiga, mga sir. What are they doing? Oh, no. Doom onto the Alchemist. Grabe, outposition sila dun, ah. Solid na outposition. Mukhang di sila nagkakasundo dito sa mga, ano nila, decision-making nila. Yeah. And kailangan nila mag-back. Sila na naka-smoke sila. Sila dapat ang mabibigla. Sila dapat ang mabibigla. Sila pa na bigla. And nag-backfired. Pero pwede sila mag-rush. Pero they're going for the tier 2 muna si Iceberg dito. Ayan, speaking, going for Roche. May basher na rin eh. Fly to Moon. According to plan, sabi nga ng Fly to Moon dito mga sir. Grabe. Mission accomplished. Aghanim Scepter for Storm Spirit. Ito, sobrang lakas nito. Yung Aghanim Scepter ng Storm. Zips up. Then Vortex. Zip out na naman. Tapos zip in na naman pag nag-cooldown na naman yung Vortex. Inis-inis lang eh. Tamang inis-inis lang. Nakita ko ito kay Sumail eh. Ah, oh, yung mga plays niya sa Storm Spirit na. Talagang, tsaka kay Abed din. Talagang ibinoboset niya lang. Zip zap, tapos Vortex. Tapos zip out na naman siya. Tapos pag nag-cooldown, zip in na naman, Vortex. Ganun lang ginagawa niya. Pang setup lang talaga para makapatay. Madami sila pang compensate eh. Meron na Poison Nova plus yung zip. Tapos yung, ano kasi yung second skill dito ng Storm Spirit, yung Aghanims niya. Yung zip. Vortex. Vortex, electric vortex pala. Yeah. Ayan. Marwheel, ayan. Magandang gabi sa'yo, boss. Tropang team,
tara iwan kita. So, oh, nyo, iwan, no? Iwan sa dream. Masakit naman yun. Pero shoutout dyan sa team, tara iwan kita. Pero wag nyo kami iiwan. Dito sa Kuya Nick. Shoutout sa 560 viewers natin dyan, na team Kuya din as well. And share yung ating live stream. Sana all 500, pero iceberg sa baba, mga sir, ha? Naku, siya na mag-isa, ha? Hindi alam nung cameraman. Oh. Ayun, naka-mamba naman dun. Agrims na siya, ha? Digan lang. Agrims na dito si Storm. Well, okay. Fly to Moon, kailangan magpupush sila dito ng tier 2. Uy! Oh, nag-charge si Melo Jewel. Okay. Fake lang. Kala ko mag-go siya dun, eh. Oo. Pero SB na dito si PL, ha? Anong tingin mo dito sa point ng game na to? Ni Mega ba? Kaya pa ba nilang bumawis? Or tuloy-tuloy na to for flight to muna? Pag maganda yung naging decision making nila sa Ni Mega. Kaso ngayon parang nakakrumble sila, eh. Pero okay. Uy! Oh, huli! Huli ka dyan, boy! Kapayagat, mga sir! And then Winter's Curse! Onto the Lich! And then yung target talaga nila dito si Astral! Patay yung dalawang support! And GG, well played! Ni Mega Gaming! Knocked out! Dito sa ating game number 1, Flying to Moon. Sobrang lakas nila, mga sir. Yeah. And ilang clashes yun, hindi sila nagkakasundo, ah. Pero sobrang lakas nila sa teamfight kung tutusin sa Nemiga. Kaso na-out position lagi sila. Yun lang naging downfall nila. Tapos lagi nadudoom dito si Alchemist. Hindi siya rin siya nakapag-chemical range, hindi rin siya nakapag-BKB. Kumbaga, one step ahead tong Flying to Moon. Kung anong gagawin nila sa clash compare sa Nemiga. Napakalakas. Pero mamaya, game number 2, meron pa naman balat ng Nemiga. Pwede pa mag-Magnus dito si Melo Jewel. Pwede pa The Chosen One. Dami na ding hero. Si Nefri, pwede pa mag-Lycan. Pwede pa mag- marami din siyang hero. So, umpisa pa lang to naman. Mga lalaman pa natin yan sa game number 2. So, mga sir, dyan lang kayo. Sit back and relax. Dahil magbabalik kami dito ni Darkstar for the game number 2. Peace out.